Mesela. Ang tagal nyo, grabe, nakakainis. Malit na balot. Ay, ang cute. Ah, diba? Cute na, maluwag na. Yeah. Wait, nabuksan natin yung aircon. Sarado natin. Kasi may init. Buti mabilis na yung biyahe. Handa na muna natin to. Alright, nag-ready na sila kasi ngayon lang dumating. So nagpunas-punas muna. Brunch na po eh. Brunch alas dos na te. Alas dos ba? Alauna. Ayan, prepare muna. Kim Maiza, and welcome back to my channel. And for today's video, as you can see sa ating title, today ay magkakaroon tayo ng late birthday celebration. And I am with my best friends, Shen, Rose Anne, and Ate Pel. And we are Kim Chanel! Oh, diba? So ngayon, kakain na kami ng Sanggyup Sal from Sanggyup sa Bahay. Tama ba? So ipopost natin sa baba yung kanilang page na sa ganon, kung gusto nyo mag-order, you can send them a message or you can call them. Parang sa ganon, masubukan nyo rin yung kanilang binibenta or yung kanilang service na Sanggyup Sal na dinideliver sa inyong mga bahay. So ayan, kung order ako ng 1,000 pesos worth of Sanggyup Sal, and meron siyang 8 flavors ng meat, meron din siyang beef, and meron siyang mga side dishes na iba't ibang klase. So ipapakita ko na lang sa inyo sa video. Guys, so in-order namin yung Sanggyup Sal. Hindi kasama yung itong tawag dito? Grill. Kasi yung grill, kapag nanghiram ka sa kanila, 200 pesos. Pero since meron naman si Shen na grill, yan, sa kanya na lang yung ginamit natin para makuha natin yung promo ng 1,000 pesos. Since malapit lang din siya sa location, 40 pesos lang yung delivery charge. So sulit na siya. Kasi kung kakain kaming apat sa Sanggyup Sal talaga na pwesto, mas mahal. Mas siguro gastos ng 2,000 plus. Ganun. Almost. Kaya mas okay na sa bahay na lang din. Kung kayo magse-celebrate at konti lang naman kayo, edi perfect na to sa inyo. So try nyo na guys. First time ko lang din matitikman to, so try na natin. And kasama ko na silang kakain. So sino kayo unang magtatanong? Ay wala, inainit ba? Hindi pa. Medyo. So yung papainit muna tayo ng pan, anong grill. So sige na lang nila ng dairy. Para medyo mas malasa siya. So ayan, aside from that, isa sa mga sin-celebrate namin ngayon ay ang pagbubuntis ng aming isang Desi na si Ate Pel. So tatlo sila magkakaroon na din anak si Ate Pel. So ako na lang yung natitira. So kung ikaw man ay nanonood ngayon, pakibuntis na ako. So ayan, luto-luto na. That's it. Tapos sino mo na magtatanong? Saan yung ano mo? Ay hindi, sagutin mo na natin yung mga questions. Oo, yung mga nandyan. Na sinend sa akin. Kasi nag-post ako kahapon ng guilty or not guilty. Yun na lang. Guilty. Yung tingin nyong guilty ako or tingin nyong not guilty ako. Sige, yung sasagot. Ayun. Marami ba yan? Maraming question ba yan? Hindi. Hindi yung mga nagtanong lang to sa akin. Ayan. May tatlo kasing nag-send sa akin dun sa pinost ko. Yesterday, sa Instagram and sa aking, sa my day ko. So, nag-post ako dito ng Ask Kimmy Guilty or Not Guilty for my next vlog. So, ito na yung vlog ko na yun. And, ayan. Let them ask me kung ano ba yung sa tingin nila na guilty ako or not guilty. Okay? Let's go, guys! Start na! From Michelle Valenzuela. Sabi niya, nahulahon.
Puta, kakain pa kami. Napakaganda ng bungad. Ang ganda ng bungad, ah. Nangulangot, tapos binilog at pinuna sa pader. Siyempre, guilty. Aminin niyo kayo rin. Aminin niyo. Gaganon niyo pa. Pinipinig-pinig kayo. Masimple pa. Pamato yun eh. Misa pa kati. Diba, dukot ka, titignan mo, tapos pasin. Tingin ka muna sa paligid. Oh, guilty ako doon. Guilty rin sila. Next. From Donabel Mascosa. All in ka ba magbigay pagdating sa pag-ibig? Kaya ka nasasaktan. Oh, word. All in. Pag sinabi mo kasing all in, halos hindi ka magkita na sa sarili mo eh. No. Nagkita na ako sa sarili ko, kaya mabilis ako nakaka-move on. Before, hindi. Talagang, as in, guilty ako noon, nung mga nakaraan. Pero, ngayon, natuto na kasi ako, kaya mabilis ako nakaka-move on pagdating sa pag-ibig. Next one, Gio Bungay. Ito, sabi niya, may crush sa akin. Ha ha, joke lang. Nag-joke ka pa. Guilty ako. Hindi, guilty ako kasi hindi, naging crush ko naman din talaga siya. Kaso lang malayo kasi, tsaka... Taga saan ba yan? Tapos Pampanga. Sino yung Pampanga? Nakakilala ko yan. Ano mo siya? Kaibigan ko na siya ngayon sa Facebook. Pero... Paano kanya nakalala? Sa Facebook din. Ah? Mm-hmm. Ay, Facebook ano ba? Ko, ano, ay, hindi! Tinder! Ay, Tinder! Oh, huli ka! Yung mga kasamahan ko sa Tinderella. Yung mga Tinderella dyan. Hindi, sa Tinder ko siya nakilala. And naging friend kami sa Facebook. Wala. And ngayon, friendship na kami. So, yan. Super tagal na namin hindi nagkita-kita at nagkasama-sama at nag-bonding. Ang last na nagkita-kita kami, birthday pa ata ni... Ay, hindi! Yung June. Ni Cali birthday. Hindi, nung namatay si Charles. Ay, oo. Oh, June pa. Okay. June. Okay. Ha? Pero hindi, saglit. July. Okay. July ba? July. July, di ba? Nung nawala July. Si Charles. July. O, oh, yun, nung July. Nung July nung last pa kami nagkita, tapos ngayon na lang ulit. So, I think parami silang kwento sa akin, pero yung iba, hindi natin kwento dyan sa camera kasi masyadong censored. Off-cam na siya, so, ayan. Nagluto-luto muna tayo. O, okay, yun sa'yo, ikaw na magtanong. Hello. Ikaw yung first na magtatanong sa akin kung guilty or not guilty. Nagbango na yun. Ang bango! Bango nga. Wait lang. Na-edit naman yan, di ba? Oo naman. My God, ang bango naman ito. Bango nga eh. Okay. Kasi meron din siyang ano eh. Tawag doon? Dairy. Oo, dairy. Okay. Sige, Shen, okay. Go. Baka meron na kayo. Ano po? Ako, nag-iisip pa eh. Parang Toyoto. Wait lang, what ganon? Hindi ko magana. Hindi ko pa function. Gutom pa kasi girl eh. Pwede mapasubo muna. Actually, biglaan lang to. Kaya ngayon ako nagtatanong sa kanila. Ikaw, Tepel. Guilty or not guilty? Ito tanong na? Ako, guilty or not guilty? May naka one night stand ka. Ay, yun yung kahit hindi mo jowa. What? Ang bigat naman. Ay, yun yung nasa isip ko eh. Napakaligat sa yun. Antagal na. Alam ko ano eh. Kay Shen yan nagsasabi. One night stand. Virgin pa ako. Bawal magsinungaling. Talot. Virgin pa ako. guilty. Oh my God! Ba't di ko alam yan? Uy, alam mo. Hindi ko alam. Hindi sa ano ko yun. Hindi talaga namin alam yan. First boyfriend ko yun. Kasi naiintriga ako sa love life niya. First boyfriend. Hindi nga eh. Diba? Hindi mo kasi ano, kasi tatlo na yung naging boyfriend ko bago. Ay, hindi, dalawa. Ay, kilala niyo yung dalawa eh. Oo. Si ano? Si saka si ano? Si Alfonso. Pero yung hindi nga. Yung hindi mo jowa. Yung parang biglaan lang. Isang beses. Ay, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Sa jowa, oo. Sa jowa, oo. Kasi iba na yun, di ba? Oo, kasi pagka one night stand sa hindi ko kilala, ang hirap. Parang ako magsisimula. Pero hindi ko talaga, hindi ko pa nagagawa kasi usually nangyayari siya kapag ka, iniinom kayo, di ba? Pero hindi, nakikipag-inuman ako, kadalasan kasama ko babae. Meron mang lalaki, pero sobrang ano lang, respect. Lang. Respect lang, ano lang, magkatabi, ganun lang. Walang nangyayari. Pwede
Kanya na ko yun. Masarap? Mm-hmm. Oh my God. Yun ang layo ng lettuce. Ako na, may tanong na ako. Okay. Unumpisahan nyo, ah. Punta, kinakabahan ako. Alright, okay. Ano ba? Guilty or not guilty? Mm-hmm. Malakas ka bang gumastos sa jowa? Ay! Never akong gumastos. Very good. Never akong gumastos. Gumastos ako para sa sarili ko. Like, magde-date kami, tapos... O sabihin na natin sa mga naging jowa ko, wala akong ginastos. Kasi nung nagkaroon ako ng jowa before, si Rimi may mga trabaho, ako wala, student pa lang ako that time. Pero sa first boyfriend ko, nag-work kaming dalawa, kumbaga nagpa-part-time sideline kami ganyan. Kasi natulungan niya ako. So yun yung nagiging ano namin income. Pero yung sabi mong gumastos ako, hindi talaga. May mga nakadate ako pero hindi ako gumastos. Dalawa kami, nakikipaghati ako. Kasi hindi pwedeng ako lang yung gumastos para sa kanya, di ba? Okay. So, ayun. Pero may nakaka-date naman ako na sila yung gumagastos. Which is effort yun for me. Talagang turn on yun para sa akin. Huwag tayo magpaka-ipokrito. Pag nililibre tayo, masaya tayo. Yeah. Diba? So, honest lang ako sa part na yun. Pero, syempre, titignan mo pa rin yung ugali ng isang tao. Bago mo siya, Talaga, bago siya tanggapin. Totoo. Hindi puro pera. Mm-mm, totoo. Ay. Tsaka hindi ako nasisilaw ng libre-libre lang. Ang sarap. Paano nga? Asan yung cheese? Ha? Ito ata cheese eh. Ay, nalagyan. Parang alam ko naman to. Pero maganda rin yung alam din namin. Ah, sige. Sige, go. Harap, lalaki. Guilty or not guilty? Mm-hmm. Makapag. May naging jowa ka ba sa atin? Oh my God! Sa lugar ba natin yan? Oo, sa mismong lugar natin. Lalaki. NFTR. Lalaki. Hmm? Naging jowa. Hindi namin alam. Anong wala? Wala. O sige, jowang babae na lang. Lalo. May extra wala! Ay, guilty or not guilty? Bawal magsimuhaling. Naku ha. Hindi yun. Hindi mo naman alam. Hindi mo naman kailangan sabihin ko sino. Wait naman, nagpapawisan ako. Ayan na. Hindi. Putay. Lalaki. Wala. Sa lugar natin. Ngayon, magkakaroon pa lang. Wala. Wala, joke lang. Sa babae, mga joke hindi, na yun. Sa babae, 50% yun eh. 50% yun to talaga yun. Sa babae, kala niya kasi kami. Kasi parang si naging biro, oo. Kala kasi, naging biroan kasi. Tapos siya yung, siya lang yung nag-intis na, ano, try natin, tayo na, ganyan-ganyan. Oo, talaga. Pero hindi ko, hindi ako, high school ba yun? Bakla ako, te. High school ba yun? High school ata eh. Oo. Kasi pumupunta pa kami doon sa ano ni sa work niya. Sino nga yun? Pero kasama ko sila ano? Si ano? Kanala ko yun. Si ano? Uy! Sensor. Oo, si ano? Pero, ang kasing, sensor ko na lang. Pero kasi ang eksena, kala niya kami, kasi madalas kaming nagkakausap sa text noon. Ayun yung naging istorya. Pero hindi naging kami ever. Walang something. Wala. Pero nag-I love you. Hindi, love kasi you. Nga, Trin ay eh. Oo, sabi nga niya, try daw. Ano na pin mo nun? Ano na pin mo? Wala. No. Sa chat? Text. Kasi uso pa text noon, wala pong, hindi pa talaga Facebook noon. Pino kimchi. Hindi pa talaga ano yung Facebook nun, kaya ayun. Ang kakapal nung strips niya, no? Oo. Nung kala. Perfect. Hindi kalugi. Oo, makapal. At saka masarap at mabango siya. Sa iba kasi, sobrang nipis. Oo, sobrang nipis. Parang wala ka nung makain. Totoo. At tinignan mo siya. Ay, sama mo kaya yung ano? Yan. Sa luto. Kala mo pag tinignan mo siya, manipis lang. Pero pag niluto mo. Totoo. Ay, parang ano? Parang spicy yung nakain ko. Ang tawag dito? Parang okay pa nga ito kumpara dun sa kinainan natin eh, kasi ang ninipis ka naman. Unlike ito, masarap naman na yung ano. Magkano nga yun yung sa kinainan natin? Uy, mga 400. 400. May oras kasi siya. Hindi tayo makakain ng mais kasi di pa nga sila kakalit. Takbo na takbo. Sa Felicia. Andun din si ano nun, bata.
Si Ay, ano hindi niya. Sarap? Ito ko ninyo yung tort. Pero konti ng leto. Oo, konti nga lang. Letos ko naman yung pinakagusto. Pero ang sarap guys, sobrang kapal nung ano, ang kapal nung meat niya, tapos yes, masarap, mabango, malasa. Perfect talaga siya pang family, pang friends, bonding talaga. Ito actually good for 5 to 6 person to. Oh, dami. Kaya siya marami. Pero, dami. Pero promo kasi siya ngayon, 1,000 pesos lang. Ito, sarap na eh. Tingnan ko ito, okay? Question. Okay. Yung bigla lang. Hello na pa. Guilty or not guilty? Mm-hmm. Pangarap mo rin bang makabuo ng pamilya? Yung pamilya na sinasabi mong may asawa kang babae at may mga anak ka. Nasagot ko na siya sa last vlog ko. Ay? Kasi may nagtanong na sa akin. Pero lalaki babae din. Guilty ako doon kasi sabi ko, kapag nag-age ako ng 40 years old, wala talaga akong long time, long-term boyfriend. Mag-aasawa na lang ako. Pero, hindi ko alam kung kakayanin ko. Baka mag-ampo na lang din ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi kung ano mangyayari. Kung ano yung magiging situation. Oo, story ko pagka dumating pero yung time. Pero gusto mo nga. Gusto ko rin naman. Kaso lang, ngayon kasi, kahit gustuhin ko, wala pa. Hindi ko pa talaga kaya. As in, oo, kasi wala pa naman akong sariling bahay, wala pa akong negosyo, diba? wala akong pang-sustain dun sa pangangailangan. Kasi kung ako pa nga lang nag-iisa, nahihirapan na ako eh. How much more pa may anak ako, diba? Pero yun nga, may plano ko pero hindi ko pa alam kung kailan. So siguro pag-settled na ako. Ilang anak naman yan? Ilang anak? Oh my God! Ano? Siguro dalawa. Dalawa? Okay. Sayang naman yung bahay. Dalawa lang, or isa lang. Ayoko naman masyado marami. Mahirapan sila maghati. Sino mag-aalaga? Yung asawa ko. Asawa ko! Umayot, may kilibutan ako. Yung term pala na asawa. Diba kunwari, ano, may asawa na si Kim na babae. Siyempre, diba, alam niya naman yung ano ni Kim. Eh, sa side kaya ng babae. Feeling ko naman matanggap. Feeling ko kasi tanggap na siya sa lipunan. Kasi si Ogie Diaz nga, di ba? Tsaka, hello na naman, no? Disente naman ako, grabe naman. Yung mga Marcy-Marcy kasi naman. Disente naman ako, tsaka may pangarap ako sa buhay. Alam mo naman, siyempre hindi mo masasabi sa ibang tao, ganun. Eh, bahala na sila. Siguro, kung ganun man yung mangyayari. I think naman mag-agree sila. Siyempre, at least yung asawa mo, tanggap ka. I think naman mag-agree sila. Or magugustuhan din naman. Wala silang magagawa din. Pero hindi naman ako nag-close ang door para doon sa mga possibilities na mangyayari. Ganyan! Ang tayan! Pero ngayon, magpapakabakla muna ako. Enjoy! Enjoy ko muna pagiging bakla ako. Hindi, tsaka gusto ko kasi mag-travel talaga around the world. Gusto kong ma-experience yung punta sa ibang bansa, yung ma-experience yung culture nila bago ko mag-settle down. Kasi pag nag-settle ka na, iba na kasi yung sitwasyon na yun eh. Diba na focus ka na sa anak mo. Ganun. Ang sarap. Sarap, no? Hindi siya nakakaumay. Nakapag-anong na ako. Pero ang sarap, diba? Sarap, grabe. Ang lasa niya, ang sarap, perfect talaga. Siguro ano, kulang lang din sa mga, yung kimchi kasi ang konti. Yung mga sides nila, maliliit lang kasing lagayan. Pero sa kung sa 1,000, okay, solid na apat kayo kakain. Perfect na. Guilty or not guilty? Minsan ba, pumapasok ka sa work kahit walang ligo? Oh my God! Aminin. Not guilty. Not guilty. Hindi ko kayang umalis ng bahay na hindi naliligo. Na hindi fresh. Kasi unang-unang iniisip ko kagad, tatabi ako sa tao. Maamoy nila ako. Baka mag-amoy putok ako. First ka naman, sarap. Sarap. Ito pa, oh.
Guilty or not guilty? Malakas ka pa din bang kumain ngayon? Hindi alat natin na yun. Hindi naman masyado. Not guilty. Not guilty. Day. Kasi ano, parang one meal a day lang ako. Kahit isang meal ko, basta kahit marami akong kainin, okay lang. Kasi parang, ano tawag nila doon? Intermittent fasting. So sa gabi, hindi na ako kumakain. Pag-isip ko sa umaga, flat na naging chan ko. Well, pagdating kasi sa gabi. Ganyan tayo, bro. Sarap sa pakiramdam. Di ba ganyan nga ginagawa ko noon, nung nagda-diet ako? Kasi pagkagising mo ng umaga, hindi talaga ng chan mo pag hindi ka kumakain sa gabi ng ano. Hindi ko ano. Kaya kasi sa gabi kasi yung trabaho ko. So di balik tarin mo? Kasi sa umaga naman. Nakagutom sa umaga, iba. Iba sa gabi pa. Naman nagugutom ako. Makakaramdam ako ng gutom, pero pinipigilan ko. Ha? Sorry. Guilty or not guilty? Kaya medyo busog na kasi ako. Kaya marami na naisip. Masaya ka ba ngayon na wala kang jowa? Sagot na ako. Or. Sabi ko na eh. Yan, hindi. Guilty lang or not guilty. Sige. Masaya ako. Masaya ba ako? Masaya ka ba na wala kang jowa? Not guilty. Oh, bakit? Eh kasi syempre iba pa rin yung meron kang ano, nakakausap. But actually, to be honest. Actually, ano pa bago-bago pa lang sagot na? Mukha na. To be honest, meron akong nakakausap. Nakakausap. Pero hindi pa kami official. Kasi ayokong ayokong mag-commit na agad-agad kasi sabi nga nila kung anong bilis mo nakuha, siya rin bilis na mawawala. So kailangan kong paghirap. Hindi, kailangan nilang maghirap, no. Aba. Because I know my worth. 'Di ba? Alam ko 'yung sarili ko na kapag pumasok ko sa relasyon, hindi ako mangiiwan. Kaya gusto kong malaman. Kaya kung gusto kong malaman kung siya ba kaya nang mag-DS para sa akin. Oo nga, ano ba't diba? Kaya ganun? Si Kim, kaya, ano naman always siya? Always naman siya nga, no? Oo, diba? Siyempre, so, yeah, pag magjojowa ka nga, gusto mo yung pangmatagalan na. Lang naman. Diba? Kaya, kasi always yun eh, pagka ano, diba, siyempre na-excite ako magkaroon ng relationship. Siyempre, agad-agad, gora lang. Pero, pag tumagal na or ilang buwan lang, wala na. Ayoko nang maulit yun. Kaya gusto ko, na makita at malaman kung yung taong kinakausap ko ngayon ay yung para talaga sa akin. Kasi yung kung kaya niyang tiisin na hindi kami madalas magkausap, hindi kami madalas nakikita. Yung parang hindi siya nag-iisip. Oo, yung alam, sabi nga nila consistency is the key. Kung talagang consistent ka at talagang mahal mo or gusto mo isang tao, hindi ka magbabago kahit anong mangyari. Kahit na bakit ka makita sa kanya kasi gusto mo siya eh. Tsaka gusto ko, pagpapasok ko sa relationship, gusto ko siya na yung last ko. Lagi gusto naman na yung gusto last natin ko. Siya na yung last. Ayoko sino ba namang gusto ng papalit? Oo. Diba? Kaya ngayon, ayoko na yung basta-basta papasok sa relationship. Gusto ko yung sigurado na ako na talaga ko siya. Maging mature naman yung relationship. True. Kasi yung puro lang lagdilaan. Yes. Pero sa nature kasi ng tulad ng relasyon, tutulad sa inyong mga LGBT, parang napakahirap mag-build ng relationship na pang long-lasting. Yun yun eh. Actually, may mga relasyon kaya ganun kasi yung iba, hindi talaga makontento kasi yung iba, ano sila, iba-iba kasi dahilan kung ba't makikipaghiwalay. Pwede rin sexually, keme, pwede rin sa itsura, pwede rin sa kung ano yung problema. Pero ako kasi, ngayon ha, sa ngayon, before, ayoko kasi ng same kaming malambot, same kaming ngayon, naglo-look forward ako makakilala ng ganun. Kasi mas nagla-last yung relationship. Kasi marami akong kakilala na para silang malambot, pero in public, talagang ano sila, decente sila. Pero ang tagal na nila, 7 years, iba 10 years. Nag-ano lang, yun lang yung tinitingnan ko. Pero depende pa rin sa tao. Hindi pa naman close ang door. Charo? Oo nga, marami ka pang maano. No, off lang ako pag minamaluli nila ako. Agad-agad. Kasi sasabihin nila, pinapatagal ko pa, eh, ganun din naman. Parang babae lang, no? Pero hindi.
Kung ayaw mong matagal maghintay, tumigil ka na. Yan nga. Diba? Kasi, yan nga eh, minamadali mo eh. Para pa kayo relasyon natin, baka madali mo rin. Diba? Kaya, okay na yan. Tsaka hindi ako mapayag na akbayan. Ayoko ng kiss, ayoko ng holding hands. Kahit mag, unlike before ah, pag nag-meet pa lang kami, holding hands sa kagad. Kasi sabihin nga ngayon, hindi na. Umiiwas ako, as in. Ano, kinakakbayan? Sorry ako nanonood. Yung parang ano kasi agad. Akbayan niya ako, tapos parang may ilang wala ako. Pa naman ako yung gumagawa ng way para... Ilang ba na kayo nun? Wala pang isang buwan. Wala pa. Getting to know you. Getting to know. Tapos may pakbay na agad. Parang ano ka lang. Kahit naman sana na ako ganun. Pero nakikita ko naman yung sincerity. Hindi naman ako naiiya na sabihin na nakakausap yung mga ex ko. Kung wala naman masama eh. Kung lalo na kung maganda yung naging... Yes. Samahan ninyo. Pero yung last na naging ex ko, yung talaga yung ayoko maging kaibigan. Ayoko talaga. Kasi napaka... Ano bang basura. Ano? Basura talaga 'te. Okay. Basura yung tao o basura yung relasyon? Parehas. Oh. Masakit yun, ha? Parang ang worst. Wala akong dapat balikan sa kanya. Masasabi mo bang yun yung pinaka-worst na... Oo, siya yung pinaka-worst. Sobra. Mm-hmm. Sobra talaga. Sa kanya ako pinaka-nagalit, sa kanya ako pinaka-nawala ng amor. Alam mo yun? Siya lang yun. Pero pagdating sa family niya, wala akong masabi kasi sobrang bait. Sa kanya lang talaga. Siya lang. Nag-iwalay kayo, anong sabi? Nag-ano sila? Ay, binaka sila lahat. Ano ba siya? Ano ba? Ba't ba kayo nag-iwalay niya? Pag hindi ko kasi ginawa yun, paulit-ulit magre-remind sa akin yung ginawa niya. So in a way, para makalimutan ko siya, tinanggal ko lahat ng alaala niya. Pictures namin, lahat. Mga tao involved. Mm-hmm. Kasi pagka nandyan sila, naalala ko lang. Iba nagagawa ng samgyup. Wala pang alak yan. Wala pang alak. Guilty or not guilty? Minamimiss ka ba sa mga ex mo? At chinechat mo? Sino? Sino sa kanila? May ano? Parang bigat ng tanong. May sino? Sino siya? Minamimiss talaga. Yung kunwari, wala kang jowa, tapos bored ka. Tapos chat mo siya. Maalala mo sa kanila, maalala mo sila, ganon. Sino ba talaga yung parang namimiss mo, ganon. Tapos yung bigla mong na-chat-chat. Nakakausap mo bigla. Tapos, nare-reply ako. Nakakausap kayo ba? Oo, yung mga ganun. Yung tipo pag chinat niya, kahit mga ano, wala, basta yung mga oras lang ganun, pag hindi naka-online, syempre hindi mo magre-reply. Not guilt. Not guilt. Oo, may nang-miss, di ba sabi mo? Not guilt. Ilan yan? Not guilty, wala. Ah, wala ba? Wala. Nalilito na ako. Wala. Wala. Wala? Ano ba yan? Di ba yun yung sabi niya kanina? Wala. Kasi... Wala? Kasi nga pag pass na, pero may mga nakakausap akong ex ko. Kasi friend ko sila. Oo. It means, nagkakamustahan, ganyan. Pero may isa akong ex na nagtetext sa akin, ay nagchat-chat sa akin na yung call sign namin, tinatawag niya. Parang ano lang, parang binibiro niya ako. Pakilan yan? Pero hindi ko siya... Hindi ko na pinapatulan kasi pag pinatulan ko yon, baka tumuloy ulit sa ganun. Ayoko na. Pag tapos na yung relasyon. Tsaka alam ko naman sa sarili ko kung sino dapat, kanino dapat ako magstay. Kanino ko dapat bumalik. At kanino dapat ako magtiwala. Pero sa kanila, wala akong babalikan. Kahit yung first love ko. Hindi ko na siya babalikan kasi last time na nag-usap kami. Sabi niya, magkakaasawa na daw siya, magpapakasal na daw. Pero nagulat ako ah, na ganun yung ano. Pero siguro, parang defense mechanism niya na lang yun na gusto niya ako lumayo. Lumayo na lang. Oo, sinubukan ko na ayusin namin, ganun. Ni-reach out ko siya. Pero sabi nga niya sa akin, nung last na tawag ko sa kanya, ay last na text ko sa kanya, so Viber kami magka-chat. Ano daw, inaantay niya daw yung magiging misis niya. Hindi na ako nag-reply. Ang sakit eh, kasi mahal naman ko siya eh. Siya yung pinakaminahal ko sa lahat eh. Baga,
Dun sa sinabi. Iba pa rin kasi talaga yung totoo yung gano'n. First love ko talaga, ewan ko ba? Pero yung first boyfriend ko, wala naman. Nakita naman namin yun. Sobrang ano lang siya. Iba yung effort mo dun eh. Mm-hmm. Tsaka, kahit yung wala siyang tsura. Grabe. Eh, totoo naman kasi. Parang, huwag pinapakita ko nga siya dun sa mga fans ko. Nagugulat. Oh, seryoso ka. Mga ganun sila. Parang, oh, yun din ah, mahal. Yan ang pinaka, huwag ka, yan ang pinakamahal ko. Kasi nakita ko. Yan ang mga sa tsura yan. Nakita ko kasi effort niya. Pero itong nakakausap ko, hindi ko pa alam. Hindi ko pa talaga siya masyadong kilala. Tsaka, ilang taon na ba yan? Bago pa lang. Kilala niya. Nasa 30s, taas. Hmm. Pero hindi naman lagpas ng 35. Talaga yun. So, mga 34. Basta mga nasa gitna ng 33, pero hindi naman halatang ano. Ayoko kasi sa bat. I mean, ayoko sa mas bata sa akin. Uh-huh. Ayoko rin sa masyadong malapit sa edad ko. Ay, kasi, paano pag may nagustuhan ka? Na? Tapos hindi mo alam na mas nagustuhan bata ako? Oo. Uh-huh. Na? Na mas bata pala sa'yo. Ah, depende. Kasi sa ugali pa rin. Uh-huh. Kasi ako, itsura, oo, nagugustuhan ko. Pero po, sa makilala ko na ugali na. Natigilan ko siya pagpangit ugali. Guilty or not guilty, masaya ka ba sa estado ng buhay mo ngayon? Ano ba? Pang-napaka. Lahat ng aspect ka, hindi lang love life, tapos nandun na din yung work. Masaya kasi... Patanong kasi siya, parang ang hirap sagutin kung oh. Guilty or not guilty. Hindi, masaya. Masaya ka ba sa estado ng buhay mo ngayon? Masaya ka ba? Masaya ako ngayon sa estado ko. Oo. Not guilty. Hindi. Hindi ka pa masaya. Mm-hmm. Hindi ka pa masaya o hindi ka masaya? Hindi ako masaya. Kasi... Dumarating sa point na oh, nakikita sa social media ng saya ko, nagpo-post ako ng kung ano-ano, nag-vlog ako, tapos ganyan. Tumatawa ako, nakikipag sa mama. Pero deep inside, malungkot ako. Sobrang lungkot. Bakit? Yun yung struggle ko mula nung nagkatrabaho ako hanggang ngayon. Kasi iba kasi pag may trabaho ka na. Pag may trabaho ka na, palaging nasa isip nila na matutulungan ka niya, makakapag siya na yung aahag sa hirap. Hindi nila alam yung struggle ko. Kasi syempre nagsisimula ako. Parang, ito ba talaga yung buhay ko? Ito ba talaga dapat yung maranasan ko? Pero nilalabanan ko siya. Hanggang ngayon, nilalabanan ko na kayanin siya. Kaya naghahanap ako ng way para yung bagay na alam kong magpapasaya sa akin, makuha ko siya. Kaya kahit minsan, kahit nangihina na ako, laban pa rin. Gora! Hindi naman ako nagsasabi sa inyo, di ba? Pero minsan, may times na mag-isa lang ako, maalis ako, walang nakakaalam. Parang nagsa-social media. So, sawa na nga ito mag-aya sa atin. Yan sa lagi naman. Ang hirap kasi, talaga. Nagde-detox ako, maalis ako ng mag-isa. Hindi nagsa-social media. Tapos, okay na ba? Sa baba ko, ay, yung pinakamalayo kong narating na sobrang lungkot-lungkot ko talaga. Na tipong yung parang kausap... Parang sobrang hirap kasi kung mag-isa ka lang, Kim. Oo. Alam mo, actually, yung pagiging mag-isa, in physical, hindi naman eh. Kasi may mga kasama ako. Pero emotionally, mag-isa na ako. Kasi hindi ako masyadong expressive pagdating sa mga ganun. Kay Dada, hindi ko kinikwento kung ano yung nararamdaman ko. Kahit kanino, hindi ko sinishare. Kasi sabi ko, iba na kasi... Ikaw at ikaw, parang isa talaga. Kalaban ko yung sarili ko. Parang kailangan kong lagpasan to. Kasi pagsubok to, ganyan. Nagsisimula ka na kasi magtanong eh. Actually, ang dami ko ng tanong. Parang, ito na yun. Ito nandun ako sa point na tingin ko sa sarili ko, wala kang kwentang tao. Yun yung tingin ko sa sarili ko. Na, minsan, hindi ko mapigilan na lang na nakasakay ako sa bus na may iyak na lang ako. Nung pa-uwi na naman ako. Tos, minsan kasi may mararamdaman mo kasi talaga yan minsan. Isang linggo yun na araw-araw umiyak ako sa bus. Papasok tsaka pa-uwi. Kasi yung bigat na nararamdaman ko, parang minsan yan naisip ko, magpakamatay na lang kaya ako. Sa sobrang bigat. Sobrang bigat. Kasi mag-isa lang akong nagmaharap eh. Kailangan mo naiyak eh. Kaya madalas, pagka merong chance, yung mga friends ko na hindi nyo makilala, naaya ko sila. Or dalawa kami, one-on-one, inam kami. Tapos ganito, tapos minsan nag-decide ako, umalis na lang. Tapos babalik ako ng malamang.
Kasi minsan, hindi ko na alam kung saan ako luluga, kung tama pa ba or mali yung ginagawa ko. Masarap ba ito na? Hmm. Oh, seryoso tayo. Sige na. Seryoso na. Kaya ikaw lang. Okay, mga ganito talagang stage. Oo. Talaga? Actually, naranasan ko din yan. Midlife crisis, ha, tawag nila. Mm-hmm. Ano, nag-search talaga ako kasi sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Yung, alam mo yung... Sobrang lonely, no? Oo, yung wala naman akong dahilan, parang malungkod. Okay naman yung work mo, okay ka naman, okay yung... Actually, dinala ko yung ka-workmate ko. Dalawa sila, yung isa senior na, yung isa medyo bata pa. Sabi ko, bakit? Sarap ba? Normal, minsan ba nakakaramdam ka ng nalulungkod ka? Pero pinipigilan ko yung sarili ko umiyak kasi talagang iyak na ako pero hindi ko siya maiyak. Talaga pero hindi ko alam kung bakit. Kasi naghahanap ako ng sagot kaya nagtatanong-tanong ako kasi hindi ko alam kung ano ba talaga yung sagot. Kaya madalas kapag alam kong nakakaramdam na naman ako ng lungkot, huwag ako ng way para maging masaya ako. Tanong pero ko isipin na lang natin na wala naman din kasi talagang perfect ng buhay. Mm-hmm. Mm-hmm. Siguro, eto, swerte ka sa work. Sa family, sa friends, pero syempre may isang bagay na kailangan i-work out dun sa buhay. Ganun talaga. Yung pagkaano. Sobrang hirap. Parang, yung tao, pag nakikita mo masaya, hindi mo masabi talaga masaya. Sobrang saya. Yung tipong pang 5 to 6. Babad lang tayo. Ako ba yun na ninyo? Mas matapos na ako ngayon. Oo nga, inapansin ko ka sa atin, Phil. Dami nakain. Hindi na kumindi, di ba? Tanong sa kanila. Dati binigyan naman ni Rose ng ganito kalaking plato na kumain ako sa kanila. Ang daming kanis ko. Rose, boss, ang mato kasi hindi ko tumaho. Nagulat ako, ubus na. Nagsitsigan lang kami. Naubos niya. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. So thank you so much sa mga nakasama natin ngayon sa akin mga bestie. So ayan, kung gusto nyo malaman, kung meron kayong mga gustong malaman tungkol sa akin, sila lang yung tanongin ninyo kasi sila yung mas nakakakilala sa akin. Pero subukan nila sabihin. Charot! So ayun nga, pero 11 years na kami magkakaibigan, so stay strong and marami pang bandings na magkakasama. Yes! Hanggang pagtanda. Pero lahat sila may mga anak na ako na lang wala. Bobo tayo! Sino yan? Pero sa likod dadaan. Charot! So ayun nga guys, nag-enjoy ako ngayon at medyo na hot seat pero other than that, nag-enjoy pa rin ako and I know na nag-enjoy some of you dahil meron kayong mga nalaman tungkol sa akin na hindi nyo alam. So ayun guys, kita-kita ulit tayo sa next video. God bless, ingat palagi. Bye!